Hi everyone! Andito na naman po tayo sa ating tutorial. Ang gagamitin po natin na tela ay chalice, 1 yard po ito. Ang gagawin po natin ay isang napakadaling blouse. Easy lang, walang gagupitin. Kundi ang gagupitin lang, kukunin lang natin dito ay yung neckline. Yan, pisahan na natin. Ayan, itong part na to, ito yung walang cut. Ito yan ang gagamitin natin sa top. Itong may cut ito, ito yung walang ano, yan, yung ito ang gagamitin naman natin sa baba. Then, ayan, tinan nyo mabuti. Ipo-fold lang natin yan. Ipo-fold natin by 4. Tapos, ang lalagay natin sa top, yan, yung walang gupit. Yan ang magiging shoulder. Ayan. Ganyan lang kadali. Yung top, yan ang pinaka shoulder and then yan yung walang gup, yung hindi open, yan yung close. Yan ang ating shoulder. Then kupitin lang natin tong parting baba para malinis. Yan yung ating pinaka hemline. Then, yung side, ayan, yung walang, ayan, open yan. Gugupitin lang pa, ayan, pas lang, para luminis lang yung side niya. Ayan, yan lang, ganyan lang yung kadali. Siyempre, kunin natin yung then kukunin na natin yung tamang measurement ng body. Yan, wala tayong gugupitin dyan. Kukunin lang yung measurement. Ayan, lagyan ng mark. Ginamit ko yung pre-size na 40 ang size. That is X, large size para kahit ano. Pwede yan sa small, medium to large. Pwede yan. Tsaka yan yung size ko. Yan, yan yung may mark na yan. Iyan yung lalagyan natin ng tahi. Pagkabilaya na kailangan merong mark para meron tayong susundan pag tinahian natin. Yan na yung pinaka-side. Ayan. Lagyan natin ng mark magkabila para madali nating masundan pag tinahian na. Ayan. Yan lang yung tatahian natin. Sa labas yan, hindi sa loob. Makikita nyo mamaya kung paano. Papakita ko yan. Yan. Hindi yung gugupitin na ginilinis ko lang. Yan, nililinis lang yung gilid para pag tinahian yung mga gilid niyang side na yan, malinis. Yan. Yan, kunin na natin yung part naman ng neckline, ng leeg. Siyempre, dyan lulabas yung ating ulo para maipapasok natin, para maisusuot. Yan lang yung pinaka medyo kumbaga sa kuna, yan yung pinaka basic na kailangan sa isang blouse, ang neckline. Yan. Tantyahan lang. Tantahin nyo lang kung gano'ng kalaki ang gusto nyo o kaluwag na na neckline. Madali lang yan. Pwede nyo yung i-base, pwede kayo mag-base nyan sa kung ano yung size ng leeg nyo, kung gano'ng kaluwag ang gusto nyo, doon nyo lang i-base. Then pag nakuha niyo na 'yun sa back na sa yung back ng neckline, kunin niyo na ngayon yung sa front na neckline, ayan. Yan, siyempre ang harap ng leeg na neckline ay mas mababa kaysa sa likod, ayan. Oh, yan lang. Tapos na yan. Then, tatahiin na natin. Wala na kayong gagalawin sa shoulder. Ganyan lang kadali ang pagtabas ng pinakamadaling blouse. Ayan. Tatahiin na natin lahat yan. Lalagyan natin ng piping. Then, yung gilid, tatahiin lang din lahat yan.
Yan, start na tayo. Start na tayo magtahe. Yan. Yung nakikita nyo may mark, yan yung tatahe natin. Both sides yan, para siyang pinaka-close ng ating, parang yan yung magiging body ng ating blouse. Yan. Ayan, diba nakikita nyo yung red na mark? Yan yun. Yan yung lalagyan natin ng tahe, both sides. Dire-diretso lang siya. Tapos, maglalagay tayo ng 4 inches na allowance mula sa baba para yan sa pinaka-slip. Yan, 4 inches lang para may konting slit sa side. Then, next na yung other side. Kasi both sides yan para mag-close ang top, ang blouse. Then, mark nyo rin ulit yung 4 inches mula sa baba para slit allowance. Then, kung ano yung ginawa nyo dun sa kabila, ganyan gagawin nyo dito sa other side. Tahitin ang dire-diretso. Yan lang, ganyan lang yung kadali. Ayan. Then, close nyo. Ayan. Close na siya. Diba? Then, tahayaan naman ngayon nung dalawang tupi. Para, parang dilyo. Ang tawag natin dyan sa ganyan, dilyo. Dilyo na maliit. Sa Tagalog, dilyo. I just don't know sa English kung ano yung word na ginagamit nila. Pero maliit lang yan na tahe. Dalawang beses lang na pagtupi. Ayan. Dalawang maliit lang na tupi. Parang tigwa 1mm lang. Yan yung pinaka hemline. Ayan. Ayan, naputal pa yung sinuli sa ilalim. Bali, lahat ng all sides ang tatahean. Lahat ng sides sa baba, sa hemline, dalawang hemline. And yung mga sides sa pinaka shoulder, lahat dyan sa gilid, yan lang lahat ang tatahean. Then after that, yung pinaka neckline na. Then sige, tapos simulan natin yung hemline. Madali lang tahayaan ang ang chalice kasi manipis lang siya na cotton. Tsaka sumusunod siya talaga. Sumusunod siya kapag tinupian mo ng maliit, maliit lang din talaga yung matatahayaan. Masuno rin tong chalice eh. Ayan. Lahat ng sides yan. Then, isunod na natin yung pinakagilid. Bali, both sides, ganyan din ang gagawin. Dilyo din ang paraan ng pagtahe, para maliit lang, para malinis tingnan. Kung
paano niya tinahi yung hemline, ganun din yung gagawin yung paraan ng pagtahi sa both sides. Para maganda siyang tingnan, tsaka maganda ang bagsak. Maganda magiging bagsak ng tela niya pagka tinan nyo. Ano siya? Masunurin yung tela kasi chalice yan. Pwede din naman gawin yung ibang klaseng tela. Kaya lang, mas ginusto ko itong chalice. Kasi ito yung bagay sa design. Maganda ang bagsak. Kasi kailangan maganda ang bagsak ng shoulder niya. Makikita nyo mamaya pag pinit ko yan. Ang ganda niya. Ayan, neckline naman tayo. Ayan, na-edging ko na yung piping para sa neckline. Tatayaan naman natin siya sa ibaba para mag-plat. Ayan. Isang maliit lang na tahi. Para lang mag-plat siya kasi ano siya, para hindi yung na bumabaligtad. Saka malinis din man. Ayan. Dire-diretso lang. Ayan. Yan na yung pinaka-neckline natin. Then, ulitin natin sa loob para flat na flat siya. Ayan, para hindi siya bumabalik. Hindi umaangat. Ayan, ganyan lang yan. Kung wala kayong edging, pwede naman kahit di edging. I-piping nyo lang, pwede yan. Or ibaliktad nyo lang. Depende na sa inyo kung paano yung gagawin. Kaya lang, yan lang kasi yung pinakamadaling paraan dito. Kami edging naman ako. Ayan, tapos na. Ganyan lang yung kadali. Parang pinakamahirap lang yata yung neckline eh. Sa nag-uumpisa, sa beginner. Pero para sa akin kasi wala, ano yan eh. Mga dali lang yan. Expert eh. Ayan. Size ko yan. Kaya ganyan. Ginawa ko ng size ko para at least akong gagamit. Ayan na, tapos na. Na ipinlat ko lang muna sa table para papaliwanag ko sa inyo kung paano siya nabuo. Ayan. Ayan na yung neckline. Ganyan na siya kalinis tingnan. Ayan. Nilagyan ko lang siya ng piping, tapos nilagyan ko lang ng tahi na 2 pesos. Ayan, ganyan ang tahi niya para nakaplat siya. Ayan o. Then makikita niyo din na ang kanyang shoulder ay walang tahi. Ayan, no? Wala siyang tahi sa shoulder. Kasi tinupi ko lang basta yung dalawang, magka yung 1 yard, kinuha ko lang yung kanyang length. Ayan. Bale, ang tahi niya sa magkabilang gilid ay eto lang. Ayan. Tinaan ko lang siya dito sa both sides. Ayan. Both sides. Ayan, wala tayong ginalaw, kundi ayan. Ang size nito mula dito hanggang dito, magkabila, ang pinaka-body niya ay
20 inches mula dito and then papaluwang na dito sa pinakababa. Papaluwang na yan para madaling isuot. And then nilagyan ko lang siya ng slit na 4 inches ang lapad niya mula dyan sa baba. Ayan yung tahi niya. Ayan, no? Ganyan siya kaliit. Ayan yung tahi niya. Ayan. Ganyan lang yan. Kaya ang dali-dali lang yan. Sabay-sabay na yan. No? Pati dito, ganyan siya. Ayan. Kaya pag sinuot mo yan, malinis pa rin sa labas. Ayan. Ganyan ang naging... Ganyan lang siya kadali. Binutasan lang natin sa neckline. Nilinis lang lahat ng gilid. Ayan. Ayan lang siya. And then, ang pinaka-importante lang ay ito, natayaan natin dito. Kaya nabuo siya na naging blouse. Ayan. Ito, nakita niya dito, wala siyang cuttings dito sa shoulder. Ayan. Pang neckline niya, malinis din. Ayan ang pagkakatahi sa neckline. Nilagyan ko lang ng piping. Tapos, ayan, ang linis. Ayan na. Buo na. Nakabuo na tayo sa madaling paraan na buo ang isang blouse. Akala mo, simpleng-simple lang pag nakalagay dito sa table. Mamaya, isusuot ko yan. Pakita ko sa inyo kung paano siya pag nakasuot.